Good day mga kakismak! Panibagong umaga, panibagong vlog ang gagawin natin. Ayun guys, dumating na yung mga case natin, nandito na. I-check natin kasi minsan may mga dapat orderin at may mga dapat itawag sa clinic. Kung walang shade, minsan may problema yung impression nila. Ngayon, pakita ko sa inyo guys yung case. Pasintabi po sa mga kumakain. Medyo maselan po yung ipapakita ko sa inyo. First case natin ito. Ito guys, oh. Meron pa siyang stain ng dugo. Hindi ko alam kung mga nurse o dentista ba dapat yung maglinis nito. May stain pa siya ng dugo. Kung lilinisin nyo ito, brushin nyo ng kwan. Yung soap na brush na toothbrush, yung malambot. Huwag yung matigas kasi baka masira yung margin niya. I-brush ninyo sa gilid yung may mga stain na dugo na ganyan. No? Bago nyo isend sa amin. Ngayon, kung alginate naman yung ginamit, danger ang yung ipapagawa. Itapat lang nyo dun sa running water para ma-flush yung mga stain na ganito, guys. Ito pa, guys. Oh. Meron siyang... Ano tawag dito? Bulak. Kasi ito, sigurado ako, pag pinisa akong gano'n yan, may laway yan. Ayun, pasintabi po sa mga kumakain. Ngayon, itapat nyo sa running water, pisain nyo na gano'n para ma-flush, mahugasan nito. Kung ayaw nyo tanggalin. Ayan, guys, oh. Ito, maganda yung pagkaka-prep niya. Maka-shoulder po. Ayan, guys, okay naman lahat. Ayan, oh, ganda ng prep, oh. Shoulder prep. Minsan may problema. Ito guys, tulad nito, impression. Implant to. Then, nilagyan niya ng wax sa ilalim. Sa mga dentist, huwag niyong gagawin to. Huwag niyong gagawin. Kasi alam niyo, lalo na kung implant. Kasi guys, pag bumaon yung nag-take kayo ng impression, bumaon niya sa pasyente, siyempre mahihit niya to kasi nasa ilalim. Pag naglagay tayo ng analog, ng impression coping, kapag nagalaw siyang ganon, hindi siya bumabalik sa dati niyang posisyon. Kasi wax nga siya. Hindi tulad ng rubber, pag nilagay mong ganon, pag nagalaw mong ganon, pag nirelease mo, babalik siyang kusa doon sa kanyang posisyon. Ayun, gets nyo? Kaya wag niyong gagawin to. Wag na wag niyong gagawin to. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito, ang tawag dito is lab analog. This one is a impression coping. Type natin. Ayan. Tapos, insert natin sa loob. Siguraduhin natin tama yung flat na yan, o, yung triangle na yan, guys. Doon sa loob nun. Para maiwasan natin yung sinasabi nila na umiikot daw. Ayan, guys. Naka-insert na. Ngayon, pag-wax yan, halimbawa, na ganun mo siya. Ayan, halimbawa na ganun siya. Hindi siya bumabalik doon sa tamang posisyon niya. Kasi yung wax sumusunod doon sa ilalim. Kaya wag sa mga dentista, wag kayong maglalagay ng ganito. Lalo na kung implant. Ayun guys, may nakita pa ako. Dito sa paggamit ng mga implant. Yung mga sizes, importante yun. Dok, importante to, dok. Sana gamitin niyo yung tama ng size ng abutment. Tingnan nyo ito guys. Tingnan nyo. Maiksi, di ba? Central yan. Napaka-iksi na ginamit niya na dapat ginamitan niya ganito pa. So, yun lang. Ngayon, nakaka-receive kami ng mga comment nung doktor. Sabi nila, high bite minsan. Then
nag-rotate. Doon sa rotate, tatlo lang yan. Either, yung dentista, ginalaw niya yung abutment doon sa pasyente. Yung analog, yung screw. Ito to, dito tayo. Ginalaw niya yan, yan. O tinaitay niya ng konti, kaya umikot. Yun yung unang buwan doon. Tapos, ang pangalawa, hindi nakapit yung hex. Tanggal natin yung kasi hirap. Hawakan. One eternity later. Ayan guys, oh. Ayan. Makikita niyo yung hex na yan. Yung sa tasa nito. Yung may gatla-gatla na ganyan. Yan yung hex. Then meron yan yung wala niyan. Non-hex ang tawag. Ayun. Minsan guys, yung hex na yan, sa analog, ito yung... Ayan, ito yung analog. Then ito yung impression copy. Minsan, halimbawa ito, nakalagay na to sa pasyente. Nakatanim na. Nakatanim na. Lalagyan ng analog para i-take ng impression. Minsan guys, pag insert ng sa pasyente, yung hex na yan, hindi nakatotally sit. Nakatotally sit. Minsan nakaangat yan. Kasi wala naman dentista nag i-x-ray niyan pag kinabit. Hindi ko alam kung lahat, kung sa mahal ng film ng x-ray, i-x-ray pa niyo yan. Minsan yan, nakarotate na ganun. Pag tinighten dito, tinighten yung screw, mali na yung forma ng analog. Ngayon, pag nag-take ka ng impression, then tinanggal mo siya sa mount ng patient. Pag tinanggal mo siya sa mount ng patient, ang susunod na doon, guys, itong analog doon sa maling position nito. Kaya 100% 'yun, mali na 'yun, guys. Gets niyo? Ayun. Ang pangatlo, ito totoo. Kaya umiikot 'yan. Weak pa yung bone. Hindi pa siya totally heal. Kasi pag nag-insert kayo nito, may heal yan, mga ilang buwan yun, 3 months? 3 to 4 months? Ganun yung kuha niya. Yung healing time niya. Ngayon, yung doktor, gustong kumita. Gusto ko agad perahin. Ayun, ginawa ka agad ng crown. Eh pag ginawa ng crown to, almost mga sabihin na natin mga 1 week o kulang 2 weeks. Siyempre kumakain yung pasyente, nagtututbrush, pwedeng gumalaw yun. Kasi hindi pa totally heal dun sa bone niya. Ayan. Ang isang problema pa yung sabi nila na loosen daw yung crown. Nag-loose siya. Yung loose, yung jacket crown tayo. Tapos na yung implant. Ito guys, pakita ko. Meron akong full mouth dito. Ayan. Full mouth na implant to. Ayan. Ngayon, hindi ko pa chine-check to. I-check ko to kasi pag ito chinek ko, iniikot ko tong bahagya. Pag loosen ng konti, tatanggalin ko, itatight ko yung screw sa loob. Kasi minsan, ayun o, maluwag to. Ayan o, naikot siya. Ayan o, ito rin. Ayan, ito, naikot yung dalawa. Tatanggalin ko yan, itatighten ko yung screw dun sa loob para mag-fix siya. Kasi ito, guys, full mouth to. Isa lang ang magkamali dyan, ulit lahat dyan, guys. Ayan. Kaya dapat 100% yung lahat na yan, tama yan. Walang mali dyan. Ayan. Balik tayo dun sa crowning. Sabi nung iba, loose daw yung crown. Kasi dalawa lang yan. Either nag-impression yung dentist na gumalaw. Halimbawa guys, mount to. Nag-take siya ng impression. Nagalaw, nag-shake. O kaya gumalaw sa yung panganong ng pasyente. Gumalaw siyang ganun. Gagalaw sa loob yun. Lalaki yung pin rep. Kasi magkaka-space siya, magkakahangin siya doon sa loob. Pagdating dito sa lab, pag pinur namin, pinuhusan namin ng castone, die stone, yun na yung kwa namin, yung babasehan. Kaya kami, pag tinanong kami ng dentist, bakit loose yung, hindi rin namin masagot. Ang sasagot lang namin, take ng bago impression, ulitin yung crown. Ganun na. Ang pangalawa guys, halimbawa naka-model na siya. Tapos ngayon, di ba sa mga technician, ididip nyo ngayon sa wax. Iwa-wax na yun eh. Iwa-wax na, ididip nyo. Tapos ngayon,
yung dipping sa yung sa liquid niya makapal. Dapat 'yun pinupunasan niyo ng tissue o babrasin niyo ng toothbrush o hanginan niyo yung pressure air na ganun, hanginan niyo para manipis yung liquid ng separator, yung separator na ilalagay doon sa abutment. Ayun lang. Pero hindi ganun siya kalus. Pero pwedeng yun ang cost. Pero siyempre, technician tayo, hindi naman natin ginagawa yung ganun para mag-loose. Ayaw natin bumalik yung mga trabaho, ayaw natin pabalik-balik yung trabaho ng mga kasawa ko. Kung pwede nga lang yung trabaho natin, pagka-ginawa ka natin, let go na yan. Dapat matapos natin na maayos at ayaw natin bumabalik. Sayang yung materials. Sa mga pasyente naman, kasi meron kasi yung mga doktor na nagte-take sila ng impression na hindi nila sinasabihin yung pasyente na kailangan ng ganito, kailangan gawin ganito. Ayun. Ituro ko rin sa inyo para hindi gumagalaw yung impression pag nagmamount sa bibig ng patient. Halimbawa ito guys, magmamount kayo ng lower. Lower yan ha. Pag nagmount kayo ng lower, yung tila dito sa mga pasyente, yung tila nyo rito, itaas nyo. Nakagano na. Ganyan ang gawin nyo. Tapos, take na impression. Nakataas yung dila. Then, hintayin nyo kahit tumulo yung laway nyo, guys. Hintayin nyo mag-heal. Huwag kayong gumalaw. Huwag yung galawin yung tanga nyo. Laruin nyo. Huwag. Then, sa mga dentist, ito. Alam naman ng mga dentista yan. Hintap nyo. I-press nyo dito sa baba. Yung baba ng... Yan, dalawa dito. Tintak yan. Nakaganyan lang. Bilangin nyo kung anong setting time ng mga alginate ninyo o ng rubber impression nyo. Yan ang style dun sa lower. Sa alam ko. Yan. Sa upper naman, gamitin natin ito. Wala akong upper tray. Sa upper naman, ganyan. Pag nag-take kayo ng impression, open yung mouth. Then, ipatong muna yung ganun. Patong nyo ngayon yung ngipin dun sa nasa alginate o nasa yung rubber impression na nandito sa tray. Patong nyo ganun. Two finger na nakaganon. Then, i-close ninyo yung bibig. Ganyan. I-close nyo yung bibig, hindi nakangangang ganun. Kasi pag nakangangang ganun, yung muscle natin dito, napupus yung tray pababa habang nakanganga ka. Eh kung ilan seconds ka nakanganga, syempre mangangalay kayo na gaganong-ganong ka. Nagagalaw yung muscle. Nagagalaw ito nung muscle dun sa loob. Kaya pag tinik nyo na ganun, i-close nyo yung mouth. Hawakan nyo sa ilalim. Close ninyo yung mouth nyo. Ayun, ganun lang guys. Ayun, sa mga nagtatanong guys, technician lang ako. Pero itong part na to, alam ko din kasi yung misis ko is a dentist. Minsan tumatawag yung mga dentist na papatutulong ng assist. Minsan yung mga pasyente nila is medyo passy o VIP, ganun, para i-smooth yung operation dun sa taong na yun. Ayun, nagre-request yung mga ibang clinic na bumaba yung technician para sa mga adjustment, para kaya ito medyo alam ko to kaya kasi nakikita ko yung mga kaibigan ko dentist. So shout out sa inyo kay sino ba yung mga kilala ko pa, kay siyempre sa ninang namin, kay Doktora Pakubas dyan sa Timog, kay Ate Beth Lozano. Ayun, na-miss you guys. Miss ko na yung pamilya niya. Sa ako naman siya, ang clinic niya is nasa Guadalupe saka sa Novaliches. Ayun. Then kay Dr. Jagoring sa Pedro Rodriguez. Ayun, sino pa? Baka may magselos na hindi ko na mabanggit. Kay Doc Jen sa Parañaque. Ayun, shout out sa inyo. Siyempre doon sa mga kumari ko, sa ako, friend ng asawa ko, kay Malu. Saan ang clinic ni Malu? Novaliches? Baisa? Bagbag. Ayun. Yung clinic ni... ano ba clinic ni Doc Malu? Yun, sa classmate ng asawa ko.
Shoutout sa inyo, guys.